What's up mga kaibigan? No? So magandang araw po sa inyo ngayon dyan. At ngayong araw po na to for today's video, no, sa aking pagbabalik, no, sa pagbablog ngayong araw po na to is i-install ngayon natin yung bagong pyesa na nabili ko sa Shopee, ang Puma. Hindi ko pa na-unwrap, no? Ang Puma na spark plug at Puma na ignition coil. So i-install natin ngayon sa ating motor. At pasensya na kung ganito lang dami ko, nasa bahay lang ako ngayon, wala akong ginagawa, kaya saktong dumating itong item natin at ilalagay natin ngayon sa motor natin. So natin ikabit itong ignition coil at Puma spark plug. Eh, titignan muna natin siya. So let's go. Yan, i-unbox ngayon natin ang ating Puma ignition coil at Puma spark plug. So let's go. So yan, no? Ang kinuha kong spark plug mga kaibigan ay ang ito yung code niya. AB8R31. So ito is pang good for pang daily, kasi yung motor natin daily natin ginagamit mga kaibigan. So check natin sa loob. Ayan. So, ayan o. Tatlo na yung kanyang ayan. So ayan siya. So yun yung physical na tsura. So check naman natin itong Puma ignition coil. So yun o. Siyempre pag ay mata masira yung kanyang packaging. Yan. At ang to, plug coil injection reversal. Yan. Only used for fuel injected bikes. So and for good siya sa fuel injection ng mga motor. So ano pa ginagawa natin? Oh, pag ginagawa natin, i-install na natin sa motor natin. Let's go. Install na natin yan, yan mga kaibigan, yung Puma spark plug at Puma ignition coil sa ating motor. So ito ko yun siya. Yan, nabaklas ko na lahat para install na lang natin siya again, no? So let's do it again. So yan, natanggal na natin yan mga kaibigan, yung stock na spark plug na NGK. So yan, no? Sunog na sunog. Diba? So itong spark plug na to ay matagal na rin. Si first tune-up ko pa lang kasi pinalitan yung unang spark plug ko. So first tune-up na. And then yan, papalitan na natin. So trinay kong magpalit ng ibang spark plug, pero pag sinasalpak natin kasi sa motor natin,
ay hindi umaandar. No? So, sakali dito, sa pagpapalit ngayon natin ng UMA, ay maging swabe ang pag-andar niya na. So, malaking tulong daw ito, lalo na magbigay ng power sa ating motor. Magbigay ng power sa kuryente. Power sa kuryente. So, yun. Lalagyan na natin. Lalagyan naman natin itong ignition coil ng UMA. So, tatanggalin muna natin yung stack na yun. No? So, andito yung stack niya. Ayan, no? Yun, so, tatanggalin muna natin yung 8 mm na putin niya. So, okay. Bali, gumamit tayo ng 10 na wrench. And, ang gulo natin. So, gumamit natin. Sensya na kayo mga kaibigan dahil hindi tayo eksperto pagdating sa mga ito. So, gusto ko lang makatipid din. So, tasangali lang natin mga kaibigan. So, ayan, natanggal ko na siya mga kaibigan. So, tatanggalin lang natin yung socket and din tong 8mm ulit na tornilyo para mailagay na natin yung bago nating ignition coil. So, let's go. Oops. Red is sa taas. Isa to isa. Kuhin natin. Bonus. Yan. So, matanggal na natin yan. Yes lang sila. So yun. So yun. Isasalpa na ngayon natin itong bagong ignition coil natin. So, para makita natin kung ano yung mga difference niya, may nagbago ba sa pagtakbo or same pa rin naman. So let's go. Lalagyan natin. Tatanggalin ko muna to. Ito yun, ganyan yung nakikita ko sa okay. Yan, iniikot lang nila and then yan kasi dito yan o, yung parang screw nyan ang paglalagyan natin. So kukunin pa rin naman natin to para may protection pa rin naman tong wire ng ating UMA. Lagyan pa rin natin, hindi na ako magkakat mga kaibigan, no? Para kung ano pa rin yung
nakukuha natin, yun pa rin ang kagamitin natin, no? Walang cut. So, lagay lang natin to. Yung iba mga kaibigan talagang pinuputulan nila. Pero ako, kahit di na siguro. Yan, ikot-ikot lang. Tignan natin kung bulma na. Ayun, kung bulma na. Ayan o. Yan, so balikan natin. Ikot-ikot lang. Hanggang sa maging matigas na siya. Yan. Yan, yun umikot. So, lagyan natin ulit to. Para protection pa rin niya. At nang hindi mahugot ang ating kuwar. Yan. Yan. So, ito lang. So, lalagay na kayo natin. Install na natin. So, ganyan pa rin ang ganyan. Dito na kabit itong uma natin. Tapos yung isang gabi natin na. Nailagay na ngayon natin ang ating UMA ignition oil. Yan, nandun siya, nakakabit na siya. At yun ang ating UMA spark plug, iridium spark plug. So, yan. Binabalik ko na siya sa dati. You know, and then, try natin andarin kung gagana. So, let's go. Loko-loko kasi ating switch eh, kaya gagamitan ko ng technique. Ignition coil na UMA and then yung spark plug na demo natin. Then mamaya itatry natin ngayon kung ano nga, kung paano na ba ngayon yung response niya na bago na ngayon yung ignition coil and then spark plug. Kasi yung spark plug niya talagang matagal na talaga ito. Ito siguro nasa 12,000 pa lang ang tinakbo ng motor ko and ngayon nasa 40,000 na, so talagang kailangan na magpalit. Bumili rin ako ng same na brand ng spark plug na ganito, pero trinay namin ng mekaniko sa Yamaha ayaw umandar, ayaw mag-start nitong motor. Bagong-bago yung spark plug, kaya naisip ko bumili na lang ng iridium spark plug na UMA. So ngayon trinay natin, yun umandar naman. So mamaya itatry natin, itetest road natin kung ano ba yung mga pinagbago o lumakas nga ba, kung totoo nga ba yung sinasabi nila na nabibigay dagdag lakas sa mga motor natin. And yun, try natin mamaya. So pagpasensyahan nyo na rin ako mga kaibigan kung hindi na ganito ako mag-vlog, medyo magulo kasi dahil
halos isang taon tayong hindi nakapag-upload, nakapag-vlog, kumarap sa camera, mga kaibigan, dahil may mga nasikaso tayong importante para sa future natin, mga kaibigan, no? At sa ngayon, at ngayon pala, hindi sa ngayon, at ngayon ay magbabalik loob tayo sa YouTube ngayon sa pagbe-vlog. And more pa tayo nagsasamahan, mga kaibigan. So please, please do support me ulit, mga kaibigan. And subscribe, share nyo rin to video na to, no? And yun. Test na natin, mga kaibigan. So let's go. Wala na akong maisip na. Beginner's yarn. So let's go, mga kaibigan. Test road natin. So what's up, mga kaibigan? Nandito na ngayon ako sa highway at itetesting ko ngayon itong motor na naikabit na natin yung ignition coil at UMA spark plug, no? Tatry natin ngayon patakbohin dito kung may nagbago ba. So let's go. Mga kaibigan, nakarating na tayo sa bahay at na-check na natin ngayon yung motor natin. So, yagit. So, maganda naman yung naging performance ng motor natin. So, meron yung instances pag tumatakbo kasi ako, mga kaibigan, yung tunog ng motor natin diretso lang hanggang bababa. And then, stable na yung RPM ng motor ko. Pero nung kinabit na natin yung bago nating UMA spark plug at ignition coil, yung arangkada ng motor natin talagang steady na yung RPM niya. So siguro yung dahilan nun, nung yung pagtakbo niya nun na mabagal, yung bibili arangkada ka tapos bababa yung minor, tapos stable na yung takbo niya, yung RPM niya. So yun siguro yung dahilan. So yun, mga kaibigan. So that's it, mga kaibigan, no? Sana support nyo pa rin ako, mga kaibigan, dahil ngayon lang ulit ako nakapag-vlog after 1 year, mga kaibigan, no? And hopefully na sunod-sunod na ang mga upload natin, mga kaibigan, no? So maraming salamat, mga kaibigan. So don't forget to subscribe, mga kaibigan, kay J-Max Moto. I-like mo tong video to kung nagustuhan mo. And i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Share is caring, ika nga nila. Maraming salamat, mga kaibigan. Hanggang sa muli. Sa susunod na video.